Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz. Your news and music stations. And music station, BBS. Basta Barreta, Sigurado. Yang umaga po sa ating lahat at narito po tayo sa ating pong pang-araw-araw na programa Biyaya sa Pag-aaga. So araw-araw po ay pinupuno tayo ng biyaya ng Diyos, kaya napaganda po na simulan ang araw na ito sa pakikipag talastasan, fellowship sa ating pong Diyos na napakabuti, napakatapat at punong-puno nga po siya ng kabutihan. Kaya po, bago po tayo simula, tayo po ay manalangin. Pagunahan tayo, Mr. Okay, so sige po, tayo manalangin. Aming banal, makapangyarihan, hindi nagbabagong Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw po ito na ibinibigay niyo sa amin, isang bago at mapagpalang araw. At alam po namin, O Diyos, na hindi lang puro kabutihan ang inaasahan namin sa inyo, kundi marami pong mga pagbabago, marami pong pagtuturo at marami pong karanasan na aming pong maranasan. Pero salamat po na ang presensya mo ay lagi pong sa amin para gabayan, pangunahan, ingatan at patuloy po i-provide kami sa lahat po na aming pangailangan, and even magamit po kami na daluyan yung pagpapala sa iba pang mga tao. And even Lord, ang programang ito, even ang istasyong ito, O Diyos, ang mga namamahala ay iyo pong pagpalain. At lahat din po ng tagapakinig, ang iyo pong biyaya ay sumagana po sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ako po ay meron pong tinatawag na as a pastor, meron pong sa buong taong ito ay humingi ako kay Lord kung ano yung magiging topic ko the whole year. So it's about God's faithfulness. So napakalawak po ng topic na ito. And even yung isang app na Bible Hub, meron po silang isang dictionary, 8S dictionary, na pinakita po doon yung tatlong pamamaraan ng pagpapakita ng katapatan ng ating Diyos. Una, yung pong kanyang mga pangakong binitawan, especially nakapokus sa pagliligtas sa ating mga tao na nagkasala, and pinulipin niya po ito through the Lord Jesus Christ. So, yung kaligtasan po ay pagpapakita ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako ng pagliligtas sa atin. And with that, marapat lang po talaga na atin pong pagkatiwalaan ang ating Diyos sa lahat-lahat ng area ng ating buhay, lalong-lalo na sa pangwalang hanggan. Siya po ang Diyos na nagliligtas. So, ibig sabihin po, kung meron po tayong maayos at talagang maganda, nagmamahalan po talaga, minamahal po natin ang Diyos, kasi nandoon po siya pong Diyos ng pag-ibig. So, nandoon, magkakaroon po tayo ng katiyakan ng kaligtasan through the Lord Jesus Christ. And secondly, yung pagpapakita po ng karakter ng Diyos na kung po paanong siya lang ang meron to. Like for example, yung kanyang pagiging omnipotent, yung makapangyarihan, and even pagiging omnipresent. So kung saan, kahit saan nandoon po siya, and even yung kanyang omnipresence, yung omniscience, o alam niya po lahat ng bagay sa ating buhay. Ano man ating kinakaharap, anong pong kabigatan, alam niya po yan. At alam niya po kung paano malulusutan, malalagpasan, mapapagtagumpayan ang mga bagay niya. So, ibig sabihin po, siya po ang makakatulong sa atin. And even, ang kanya pong, sabi nga, yung hindi po siya nagbabago sa atin talagang, sabi nga, meron tayong pickle-minded, pabago-bago tayo. Even sometimes, through situations, through environment condition, nagbabago tayo. Pero ang Diyos po, hindi siya nagbabago. And even
James said that every good and perfect gift comes from above, from the Father of light, who does not change like shifting shadows. So, pinapakita po doon na ang Diyos, hindi natin kayang abutin. Kaya sabi nga doon, ng Diyos, my thoughts are higher than your thoughts. So, kahit anong pong pilit natin abutin, o talagang anuhin ang Diyos, para bagang we want to know God more, pero limited lang. And yung ating kaalaman sa Diyos ay kung paano nagre-reveal lang siya. Pero nandun doon, He is more than what we can think, more than we can understand. That's why King David said, I wonder about the things na you know about me, and sabi nga, where can I hide from you? So, nandun doon po, this character of God na hindi po natin kayang unawa ay arukin, will lead us to wonder, to worship Him, and to trust Him more. So, yun po ang pagpapakita niyang katapatan sa atin para pagtiwalaan pa natin siya mabuti, and even sambahin po natin siya. So, wala pong ibang Diyos na dapat sambahin, ang Diyos lang na Ama sa langit. Okay? And even thirdly, yung sinasabi nga po na yung meron pong ini-impart sa atin ng Diyos na kanyang katangian. So, ito po yung part na isinishare niya po sa atin. Just like, kung titingnan po sa sabi ni Apostle Paul sa Galatians, sabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and even sabi po doon, yung self-control. So, ito po yung karakter ng Diyos na ini-impart na po sa atin through the Holy Spirit in the name of Lord Jesus Christ, para po itong karakter na ito ay hindi lang makita sa atin, kundi maiparamdam natin sa iba, for us to be a channel of blessing. Ibig sabihin po nito, so that we can serve God more. So that, kasi the more we know God, the more we can share God. Okay? So, the more we are imparted of God, kaya nandun doon po sa napakalina po sa John 1:12, ang sabi po doon, but to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So, pinapakita po dito na yung pong pagtanggap ng isang tao sa Panginoon sa kanyang puso bilang hari at tagapagligtas. So, the Holy Spirit is imparted to us. So, nandoon po yung pinapakita po dito na the Holy Spirit imparts on us ito pong certain character ng Diyos para po tayo ay, sabi nga, maging ilaw at asin sa mundong ito. So, ito po yung ating paglilingkod sa ating Diyos. So, yung pag-impart niya po ng kanyang certain characteristics sa atin, ito po ay para makapaglingkod po tayo sa Kanya, makapaglingkod tayo sa ating mga kapwa. At para lalo po na, sabi nga, maparangalan siya, maluwalhati siya, at marami pa ang maligtas. Okay? So, ito po yung paalaala po sa atin. Okay, so, yan po ang, yan po yung sinasabi nga na yung pong topic na tinatalakay ko sa taong ito. And this month, ay yung focus ko dito ay yung patungkol sa pagiging makapangirihan ng Diyos. Okay, so kung titingnan po natin, so dito po sa Genesis chapter 1, pinapakita po dito, sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, dito po sa Genesis 1:1, pinapakita po na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Siya lang ang lumikha ng lahat ng bagay. At dahil po dito, kung titingin po natin, wala pong, sabi nga, walang nalikha na hindi po nilikha ng Diyos. So, ang nais pong ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, para nga po, so ito po yung dito, para kilalanin natin siya, sambahin natin siya. Okay, as creator, kung titingnan po natin,
yung pong binabanggit sa Genesis, sabi nga, in the beginning. So, kaya sinasabi po, ang Diyos ang pasimula at ang wakas is the beginning and the end. And this term also ay binanggit po sa Panginoong Hesus. Kaya sa John 1:1, binabanggit po doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pinapakita po dito na ngayong ang katangian na ipinakita po sa Genesis ng Diyos Ama ay sa John 1:1 din po, binabanggit po doon na ang Panginoong Hesus ay kasama ng Diyos Ama sa paglikha. Even sabi nga sa Genesis pa din, kasama din ang Holy Spirit. The Spirit hovers over the earth. So, ibig sabihin, the triune God created this world and everything that is in it. So, nandoon po yung, kaya kung titingnan po natin, sabi nga sa John 1, chapter 1 din po, sabi nga, there was nothing created without the Lord Jesus Christ. So, ini-emphasize po ni John the Beloved, na author ng John, ang kapangyarihan ng Diyos and even the, sabi nga, the personality of God, three persons in one, and even ang pinaka-emphasis po ni John ay sabi nga niya dito sa John chapter 20, no, na doon, binabanggit doon, itong marami pang dapat na isulat, pero sabi niya, this was written so that you may believe that Jesus is the Christ for your salvation. So, nandoon po, no? Yung pinakita ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, nireveal niya kung sino siya para po, para pa rin, okay? Sa kaligtasan ng tao. Okay? So, ipinapakita po dito na yung pong kapangyarihan niya na sabi, hindi natin kayang maintindihan. Kaya nga sabi doon, we only need to trust Him. We need to believe Him. We need to receive Him so that we will experience His power of salvation through the Lord Jesus Christ. So, dito po sa creation, pinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. And even sabi ni King David sa Psalm 19, the heavens declare the glory of God and the firmament show. So, mayroon pong mga, kung titingnan po natin ang nilikha ng Diyos, ay in a humble way, talagang yung pong amazement, yung wonder, ay talagang magtutulak sa atin na yung pong mag-bow down, mag-worship. Kaya kung titingnan po natin sa mga tribo, wala silang mga alam sa anumang bagay, pero nandoon po, they worship a God kasi nandoon, they know in their limited way, they know na merong Diyos na merong powerful than them. Okay, kaya nandoon, they need to know who this God is. And I remember si Apostle Paul nung magpunta sa Athens, Greece, ang sabi niya sa mga tao doon, nakita ko na kayo ay very religious, and I saw yung isang temple na nagsasabi doon to the unknown God. At ang sabi nga po niya, siya ay ipapakilala ko sa inyo. And I remember ang Greece, kung titingnan po natin, meron silang Greek mythology. So, maraming po silang Diyos na kinikilala. So, ibig sabihin po, ang pinagmulan, kung titingnan po natin, no, Greece is the, sabi nga ng isang professor ko sa college, sabi niya, the glory that was Greece and the grandeur that was Rome. So, kung titingnan po natin, ang Greece, ang pinagmulan talaga ng mga arts, ng mga science, okay? And even nga, they believe in many gods. Okay? So, kung titingnan po natin, sila po yung nagdala ng mga
sabi nga, knowledge, yung mga pag about this understanding na meron tayo no, ngayon, although na-improve na in our present time, pero nadudoon yung mga paniniwala nila sa mga Diyos ay nandoon. Pero kaya lumitaw si Socrates, tinatawag na father of all philosophers, nung sabihin niya na ang mga gods na to ay hindi tunay na gods. And kaya nga na, talagang yung mga leaders that time ay hindi naintindihan siya. No? Pero siya po ang nagsabi na there is an unknown God na tunay na Diyos. So, kung titingin po natin, si Socrates, meron po siyang tinatawag na, kaya meron tinatawag Socratic method. So, yung pagiging, ano niya, inquisitive, yung pong, he keeps on asking question, a series of question. And sabi nga doon, he won't stop questioning until he is satisfied to the answer. Okay? Kaya nga, in his series of questioning about gods and goddesses, he arrived into the conclusion that these Greek gods ay hindi Diyos, kundi merong unknown God. And that was the na tinanggap na rin ng, so before the time of Socrates, hindi yan tinatanggap. At siya, kaya yun yung isang crime, quote-unquote, na inaccuse si Socrates during that time. Kasi, he ran contrary to the common belief during that time. No? Kaya nandoon yung, isa yun sa crime against him. Kaya hinatulon siya ng death penalty that time. Okay? So, hindi dalawa, two crimes ang ano sa kanya. No? Pangalawa yung tinatawag na yung corrupting the minds of the minor. Kasi that time, ang tinuturuan lang po at pwedeng mag-aral ay 30 years above. Siya po yung nagpasimula na turuan yung mga kabataan. And that is contrary to the belief before. Kaya, yun, yung mga crimes na to, dalawa, ito yung mga main na crimes na naging daan para yung si Socrates ay hatulan po ng death penalty. And, yun nga, nakakalungkot na hindi siya naintindihan during that time. Pero, yung mga sumunod na panahon, even ngayon, kung titignan natin po, we start mga 2 years pa or 3 years old, nag-aaral na. So, he was the protagonist ng mga bagay nito. And also, yun nga, yung belief to the unknown God na nasulat sa Acts, okay, inaccept na ng mga Athens ng Greeks. And even the Apostle Paul said, I know this unknown God and I want you to know who this unknown God na personally nagpakita kay Apostle Paul, the Lord Jesus Christ, hinireveal niya ang tunay na Diyos. And this surely lead to us na kung paano ang mga Greeks before, they worship gods. Now, God revealed himself that he is the only true God. Okay? And also, sabi nga, nandoon, naalala ko yung nagsulat ng Narnia. No? Maraming mga palabas na Narnia. Yun pong sa time ni Joshua, pinakita po ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Nung merong mga kalaban, may war si Joshua, sinabi niya, sun stood still, moon stood still. So, meron pong sabi nga, one whole day na hindi po umalis yung buwan, hindi umalis yung araw. So, ibig sabihin, the whole 24 hours, hindi po lumubog ang araw. I mean to say, nag-steady ang earth. Okay? Now, si yung author nitong Narnia na to, dati siya skeptic. So, nung mabasa po sa Bible, sabi niya, I prove na ang Bible ay hindi tama because of this topic na merong 24 hours na hindi nakulang sa mundo
kasi hindi nga hindi umikot yung mundo, hindi umalis kasi ang ano ni Joshua no, na yung araw hindi lumubog. So I mean to say yung mundo hindi sa gumalaw 24 hours. So sabi ni Lewis, patutunayan ko na mali ang Bible. So sinerch niya po talaga ang kulang na araw. And siya po ay na-amaze. Kasi in his search, kulang po talaga. And then, so ipinapakita po dito na in his search, okay, hindi ko alam kung paano siya nag-search, pero napatunayan niya na tama ang Bible. That's why he became a believer. He became a worshiper to the true God. Father, the Son, the Holy Spirit. And he created, and he, with this, itong mga palabas na, itong books na nasulat niya, pinapakita niya dito na ito ang ating Diyos. He is the Creator. He is the powerful God. He is the one who can save us. So, pinapakita po dito na we need to trust God. We need to worship God. We need to serve God. So ito pong tandaan po natin. God revealed His character, who He is, and even showed how He loved us and His desire, His will for us. And even sabi nga ni Apostle Paul, it is the will of God for the salvation of men and come to the knowledge of the truth. The truth, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. So ito pong tatanda po natin. God revealed Himself. The Lord Jesus Christ revealed the Father to us, and the Holy Spirit keeps on revealing to us who the Lord Jesus Christ is for us to know God, to trust Him, to worship Him, and to serve Him. So kung hindi po tayo, wala pa tayong kapanatagan, katiyakan ng ating relasyon sa ating Diyos, even having the assurance of God, talk to God. Maraming po ng mga tao nagsasabi, tumawag sa Diyos, Lord, I don't know you. I want to know you more. God revealed Himself. God revealed Himself to them. The Lord Jesus Christ revealed Himself to them. So, ito po yung panahon na we need to humble ourselves. We need to recognize who God is, His plan for us, and that we should walk according to His plan and purposes for His glory, for the salvation of others. Okay, so Sister Marisol, close us in prayer. Hallelujah. Thank you po, Heavenly Father. Thank you, Lord, sa katotohanan ng Panginoon na kayo po ang Diyos na nagmahal, Panginoon, sa amin. Thank you, Lord, sa katotohanan ito, Panginoon, na ang sino man pong humahanap sa iyo, O Diyos, Father God, kayo nga po, Ama, ang masusumpungan. Sapagkat sinabi mo, Lord, na hanapin ka po namin, Panginoon, at kayo, Lord, ay ang masusumpungan. Thank you, Heavenly Father, na nandiyan ka lang po, Panginoon, abot kami, Panginoon, sa pamamagitan po, O Diyos, ng aming pong pagtitiwala, pagbubukas po ng aming mga labi sa pamamagitan po ng aming pananampalataya sa iyo, O Diyos, sa sino pong tatawag sa iyo, Panginoon, nandiyan ka po, O Diyos, para abutin kami. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat nga po, Ama, na kayo po ay nagmahal. Kayo, Lord, ay patuloy na nagmamahal. At kayo, Lord, ay patuloy pong naghihintay, O Diyos, sa sino mang taong lalapit sa iyo, Panginoon. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy nga po, Ama,
Magpahayag ka po, Diyos, sa aming bansa, sa aming pong mga kababayan. Maging sa mundong ito, pa na makilala ka, O Diyos, na meron pong Diyos na naglikha na mundong ito, Diyos, na nagmamalasakit at umaabot, Panginoon. Salamat, Lord. Sambahin ka po, Ama, ng bansang Pilipinas. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po, O Diyos, ang aming bayan. Salamat po, Lord, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, so thank you for listening, and we pray that you will keep on searching who God is, and even having a deeper relationship with our loving God. He wants to bless us. Ang sabi nga sa Book of James, God, from the good and perfect gift, comes from above, from the Father of light, who does not change like shifting shadows. He wants to give us the good gifts and the perfect gift. The perfect gift is the salvation for eternity. So, yun na po ang plano ng Diyos, and pray that we will receive it all. To Him be the glory, honor, and praise. God bless us all. In Jesus' name, amen. Together, wonderful to me.